kung tatanungin mo, bakit baha ka agad para tayong catch basin lahat, di ba? Mm-hmm. Hindi lang ang Kabikulan, pati na rin ang Southern Tagalog, mm-hmm. Yung para nangyari din sa atin sa Ondoy. Mm-hmm. Kasi nga, pati na rin po ang ating mga kanal, mm-hmm. ang ating mga drainage, mm-hmm. nagliitan na po. Mm-hmm. Yung iba nga dyan, yung mga kanal, eh siguro hindi na kanal. Uh-huh. Bakit tinayuan na ng gusali. Mm-hmm. Ang mga drainage naman, silipin po natin kung drainage pa rin ba o sinimento na. Uh-huh. O yung drainage ba ay puno ba ng mga plastic at dumi. At yung kasi mga ilog silted na. Tapos yung paghugot o paghulog po ng lupa mula sa bundok ay soil erosion at mapupunta yan sa mga drainage at kanal. So, alam kong mas madaling sabihin at i-analyze after the fact, so to speak. Pero ito'y mga alituntunin na pwede natin gawin at pag-aralin. Number one, let's heed the warning seriously. Mm-hmm. Ilikas talaga kaagad, na ginagawa na ngayon na maraming LGU. Pero paglikas po, sana naka-preposition na po food and water items and essential basic needs. At maganda sa evacuation center po, magkaroon talaga ng malinis at maayos na patubig, na potable water at mga banyong umaandar maski walang kuryente. Sana dapat may tubig talaga at maski walang kuryente. Mm-hmm. At dapat yung mga chargeable lights ay yung long lasting talaga, at wag tayo aasa sa mga sa kuryente, at maganda may genset lahat. So ang evacuation centers dapat sa mga lugar na natin hindi purple, hindi violet zone na delikado, pero ito'y may banyo na may running water, na doon naka-preposition ang food and water items and essential items. At mahalaga din yung accessibility, yung wifi, kasi pag walang kuryente, Communication. Communication. So, kamukha ngayon, cut off ang iba. Mm-hmm. Kaya yung satellite technology ay mahalaga. Ako ngayon nag-donate ng ilang mga Starlink para satellite ang ginagamit para sa ito. So, ganun, ilan lang po yan sa ating alituntunin, pero tayo po ay nakikiramay sa mga nawala ng mahal sa buhay. Tayo po ay nakikiisa, at sa ganang amin po ay tumulong kaming magkapatid sa Antique sa personal ng pamamaraan. Mm-hmm. Hindi na namin inintay ang gobyerno. Alam naman natin ang dami ng tinutulungan ng DSWD, at talagang overwhelming yung dapat gawin. So, kami na po ang nagkusa at naka-preposition na ang aming bigas at mga food items sa iba't ibang lugar. Yun din na ang ginawa ng anak ko sa Batangas. Na kami po ay nag-preposition na rin ng goods, at hanggang ngayon po ay nag-distribute pa rin sa mga areas.